Good morning, good afternoon sa inyong lahat. By the way, I'm Paolo Garces and welcome to my channel. At this channel, at ang tatalakayin po natin is regarding about the SSS Retirement Benefits. Kayo ba ay nakakasiguro na kapag kayo tumuntong ng 60 years old or 65 years old ay mayroong ba kayong ipon sa inyong bulsa, sa bangko na gagamitin ninyo para sa inyong retirement? Kaya si SSS ay gumawa ng isang retirement benefit plan para sa mga member ng SSS. Kayo ay tutungtong na ng 60 years old or 65 years old, kayo po ay maka-qualify sa isang retirement benefit or program ni SSS. Simulan na natin ang discussion regarding dito sa plan or program ng SSS about the retirement. Retirement benefits. What is the retirement benefits? The retirement benefit is a cash benefit paid either a monthly or lump sum to a member who can no longer work due to old. So ibig sabihin dito na ang mga member ng SSS kapag hindi na po nakakapagtrabaho at umabot na po sila sa edad na 60 or 65 years old, they are considered or pwede na po silang mag-apply ng retirement benefit. So we have two types of retirement benefits. One is monthly pension. The monthly pension is a lifetime cash benefit to the retiree on a regular basis. So, dito, buwanan kang bibigyan ng pension or amount based on the contribution mo at kukumputin po naman ng SSS para makuha po yung kung magkano po yung buwanang pension ninyo. Then, number two is lump sum amount. One-time payment granted to a retiree. The amount is equal to the total contribution paid by the member or by his or her employer, including interest earned. So, dito naman, ang lump sum ay isang bigayan lang po. So, wala na pong buwan ng bigayan ng pension sa isang member ng SSS dahil pinili niya po ito. So, mayroong mga kategory ito na pwede kayong mag-lump sum or hindi. What is the qualification condition or ano po yung mga kailangan natin gawin para ma-qualify po tayo bilang isang retirement or retiree member ng SSS? Una, the member must have paid at least 120 monthly contribution prior to the semester of retirement. So, importante po yan na meron po kayong 120 monthly contribution before the semester of retirement ninyo. Dahil dito po ibibase yung computation ng inyong pension. And is any of the following whichever is applicable. So, i-discuss natin yung mga kung ano-ano yung applicable dito sa sinasabi niyang 120 monthly contribution. So, number one, if you are 60 years old and separated from employment or has ceased to be an self-employed OFW household helper, kayo ay pwede pong mag-file na po ng retirement. So, dito sa number one is an optional lang po ito. Hindi po ito mandatory na pag-retire na po kayo ng SSS. Number two, at least 65 years old, whether still employed, self-employed, working as OFW, household helper, or not. So, this one, technical, pagre-retire na kayo, pag-a-apply na po kayo, mandatory ng retirement dito. So, kasi ang 65 years old, kailangan banjing-banjing na po kayo dito. Hindi na po kayo dapat nagtatrabaho. At relax na po dapat kayo. Kaya po si SSS, hinihikayat po kayo maghulog monthly at maging updated po sa hulog ninyo. Para in case lang na umabot kayo sa edad na to, hayahay po ang buhay natin. Hindi po tayo maghihirap sa pera. Number 3, this is for
underground mine worker. Please take note ha, underground mine worker po ito. Sa underground mine worker, at least 55 years old and separated from employment or cease to be self-employed. Optional po ito ha, kapag 55 years old, underground mine worker po. And number 4, kapag 60 years old naman, under the underground mine worker, technically or mandatory, pagre-retire na po kayo ng SSS. Number 5, a total disability pensioner who has recovered from disability and is at least 60 years old or at least 55 for the underground mine worker. So ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang nito, kapag kayo ay naging nakapag-apply po ng disable na inyo disable at kayo ay naka-recover from this one, kayo po ay mawawalan po ng pension. Pero pwede po kayo mag-apply ng retirement benefits kapag tumuntong po kayo ng 60 years old. Then, a former retiree pensioner whose monthly pension was suspended due to employment, self-employment, and is now separated from employment or has ceased to be self-employed. So here, nakapag-apply na po tayo as retirement pensioner, pero na-suspend dahil nagtrabaho po ulit tayo. Example, kung 60 years old na po tayo at nag-decide po tayo na magtrabaho ulit ng 62 years old, so the SSS will suspend yung binibigay na monthly pension sa inyo. Pero pwede ulit kayo mag-apply kapag tumuntong kayo ng 65 years old. Sabi ko, mandatory po ang 65 years old. And a member who is 6 years old and above but not yet with 65 with 120 contribution or more continuing paying as voluntary member up to 65 years old to avail of the higher amount of benefits. So here, ang pinag-uusapan po dito, kung sakali kayo man ay huminto na ng trabaho ng 60 years old, pero continuous pa rin yung hulog ninyo, ay okay lang po yon. Bakit po? Kasi pag tungtong nyo na 65 years old at kayo ay nag-apply bilang isang retirement benefit, mas mataas po yung pension monthly ninyo. Terms and conditions for retirement of underground mine worker. So, sa mga nagmimina po ito ha. At age of 55 years old and is at for at least 5 years, either continuous or accumulated prior to the semester of retirement but whose actual date of retirement is not earlier than March 13, 1998. Separated from employment or has ceased and self-employed and has paid at 120 months contribution prior to the semester of retirement. So dito, pwede na po mag-apply ng retirement kapag 55 years old, nakapag-contribute ka ng 120 months, and ang iyong semester of retirement ay hindi po aabot ng or bago mag March 13, 1998. Ang pangalawa naman sa underground mine worker, kapag tumuntong kayo na 60 years old, kayo po ay automatic na magre-retire na po sa SSS at mag-a-apply na po dapat kayo ng retirement benefit kung kayo po ay nakapaghulog na ng 120 month contribution prior to the semester of retirement. Dapat po meron po kayong ganyang contribution. So, 10 years ay fully, ano nyo na pa yan, na hulugan nyo na sa, within the 10 years. Ano naman po ang ating mga requirements para sa application ng retirement benefit? Una, kailangan nyo po mag-fill up ng retirement claim application. Ang pangalawa po ay kailangan po meron kayong death, disability, retirement signature card na mahingi po sa SSS. Number 3, DDR savings account form. Number 4, certification of separation from last year employer ninyo. Ito ay yung
certificate of employment po natin, ha? If member is less than 65 years old, kasi kung mag-a-apply na po kayo as optional ninyo ng retirement benefit, ay pwede po. Kailangan meron lang po ito. Then number 5 is passbook or ATM card. Para sa pension po, ha? Iba po yung para sa pension. So, kailangan nyo po mag-open ng panibagong bankbook or passbook sa or ATM card ninyo para sa pension lang. Kasi dun ipapasok ng SSS ang inyong pension. Yeah, sinasabi nga po natin dito, a member must open a single savings account of his bank choice and submit to the SSS his saving account number and a photocopy of his bank book or passbook or ATM card upon filing of his application. The original copy of the passbook must be represented or authenticated by the bank. Number 6 is certified true copies of your birth certificate of your dependent children. Number 7, certified of cessation of business or practice of profession. Kung kayo ay nagtatrabaho o kung kayo may business at meron po kayong isang practice profession, kailangan po may certified copy ito or pwede nyo rin po panotaryo. Then number 8, self-certified true copy of marriage certificate kung kasal po kayo. Number 9, proof of filiation for illegitimate dependent children. So ano po ibig sabihin ng filiation? Ito po yung papatunayan niya po na illegitimate children po yan, yung dependent. Then number 10, dapat may UMID or SSS biometrics ID card or 2 valid ID or government ID with signature and photos at may birthday na nakalagay po sa ID ninyo. Kung sakaling mahingiin po si SSS ng ibang supporting documents, ay kailangan nyo rin po na i-prepare or ibigay sa SSS. Paano po ba ang filing procedure nito? Napakadali lang ng filing procedure once na kompleto ninyo ang requirements for retirement benefit. Una, ang gagawin nyo lang, pupunta lang naman kayo sa SSS branch or representative niya na para ibigay lang lahat ito, requirements ito. Kailangan kompleto para hindi po pabalik-balik po. Then, kung meron naman kayong online account, pwede rin po gawin doon, pero ibibigay pa rin or i-upload ninyo yung mga PDF copy ng mga requirements na ito para madali pong ma-evaluate ng SSS ang inyong retirement benefit application. Okay guys, so meron tayong dalawang klaseng retirement benefit sa SSS. Ang una ay monthly pension. Ito ay isang lifetime cash benefit paid to a retiree who has paid at least 120 monthly contribution to the SSS prior to the semester of retirement. So, it can be a lifetime cash benefit po ito once na inyo ay inabot po ng 120 months contribution prior the semester. So, kailangan po natin laging i-update kahit maliit lang pong halaga. Hulugan nyo po yung inyong SSS para sa inyong retirement pension. Then, next one is yung lump sum or yung kabuang amount na makukunin nyo kagad is a granted to a retiree who has not paid at least 120 monthly. So this one, hindi niya nabuo yung 120 monthly contribution. So kailangan lang i-lump sum na ito. It is equal to the contribution paid by the member and by the employer including the interest. So kung may interest man ito, ibibigay na po nila lahat-lahat yan. Isang bagsakan lang po. Ang kaiba lang sa monthly pension nito, hindi po siya lifetime. Kumbaga, may limit lang siya, lahat-lahat ibibigay na po sa inyo. Kung ano yung makukompute sa retirement benefit ninyo bilang lump sum benefit po. Monthly pension benefit computation. So, mapunta naman tayo kung paano po natin i-compute ang ating retirement benefit. So, mahalaga po ito para at least malaman nyo po kung paano po kinocompute at hindi po kayo magrereklamo bakit po ganito nangyari, ganyan. At least alam nyo kung paano nakukompute. Kung sakaling hindi tumugma yung computation sa inyong
sa SSS at sa inyong computation, doon po kayo pwede makipag-reconcile bakit nagkaganon. Kasi kukumpute na rin naman ng ng SSS, or kung sakaling online yan, automatic sa online, generated na po yan. Nakapaloob na po yun sa system nila. Okay, the first one, or number one, a monthly pension depends on the member paid contribution. As I said, depende to sa contribution ninyo, kung maximum or minimum or nasa kitna lang siya. His credit years of services and the number of his dependent minor children that must not exceed 5. So kung sa mga dependent niya, hindi dapat lumagpas ng 5. Limang legitimate or illegitimate. The monthly pension will be the highest amount resulting from either one of these three formulas. So, meron siyang tatlong formula, whichever is higher. Magkocompute po tayo yan. Pero, separate po nating video gagawin yun, yung pagkocompute. Siguro, isasama na po natin from retirement, then the death benefit computation. Number one, the sum of 300 pesos plus 20% of average monthly credit plus 2% of the average monthly salary credit for each credited years of services or CYS in excess of 10 years. So here, kung ano po yung makompute ng average MSC times 20%, then plus 300, yun po yung makukuha natin sa number 1. Number 2, 40% of average monthly salary credit. So, napakadali lang po na ito. Average MSC times 40%. Number 3, 1,200 if the credit year services is at least 10 but less than 20 pesos. Or 2,400 if the CYS is more than 20 or more. So, this one, sa tatlo na to, kung sino yung pinakamataas, yun ang ating pipikapin. O yun yung magiging monthly pension ninyo. Okay, next one, the monthly pension is paid for not less than 60 months. So, hindi dapat, babayaran dapat siya within 60 months. A member who retires after age 60 with a total of 120 monthly contribution may be qualified to a monthly pension based on whichever is higher of the following. So, kung kayo ay 60 years old and may 120 monthly contribution, kayo qualified sa mga ito. Una, the monthly pension computed at the earliest time the member could have retired had been separated from employment or ceased to be self-employed plus adjustment thereto. So, number one, dito, optional to, kumbaga retirement, kukumpute na lang din. Number two, the monthly pension computed at the time when the member actually retires. So, kung age 65, nag-retires, dun po kukumpute. Number 3, a pensioner who retires more than once shall be entitled to the higher of the monthly pension computed for the retirement on the first retirement. So, sa number 3 and 4, ang tinutukoy po dito, kapag nag-retire na po kayo ng 60 years old and bumalik po ulit kayo ng trabaho within the 62 years old at nag-65 po kayo, nag-retire po ulit kayo, ang kukunin lang po doon na computation kung ano po yung pinakamataas. Then, ayun na ulit magiging pension ninyo. Number 5 then, the recomputed monthly pension for the new claim. Ayun nga. Sa dependent, allowance naman po ang pag-uusapan natin. The legitimate or legally adopted or illegitimate children conceived or before the date of retirement of retiree will each receive dependents allowance equivalent to 10% of the monthly member pension or 250 pesos, whichever is higher.
So whichever higher, kung ano man yung mas mataas doon, kung sa monthly pension or 250 pesos. Next, only 5 minor children from beginning, youngest to old are entitled to the dependent allowance. So, walang substitution na kailangan dito. Next, if there are more than 5 dependents, the legitimate or legally adopted shall be prepared the dependent's allowance stop when the child reaches 21 years old and get married, get employed, or dies. Kung sakali ang dependent, allowance is granted for like children support who are over 21 years old if they are incapacitated or incapable of support, self-support due to physical or mental defect. Okay, we are talking about the benefit payment. Regarding the benefit payment, the retiree member has the option to receive the first 18 months pension paid out in lump sum but discounted at the preferential rate of interest to be determined by the SSS. So, ibig sabihin dito, kung kayo po ay 65 years old at meron po kayong hulog naman ng 20, kayo po ay pwedeng mag-option na kunin na po kagad yung 18 months, lump sum na po kayan. After 18 months, doon lang po matutuloy ulit yung inyong pension monthly. The member shall start receive his pension on the 19th month and every month thereafter. As I said a while ago, this option for the advance payment shall be exercised only when filing the retirement claim. It is only the advance payment that are discounted on the date of payment. The dependent allowance at 13 months are excluded from the 18 months pension amount. So here, we are talking about the 13 months and not included in the 18 months computation or pension. Next bullet, the monthly pension is paid through the member designated bank through which he wishes to receive his pension. Under na mag-impok sa banko program, then this become a mandatory effective 1993. So here, si ginawan po ng batas to na si member po ang mag-decide kung saan pong banko ang gusto niyang ilagay yung pension niya. Next bullet, upon approval of the claim, the SSS will send a member a notice voucher that he will withdraw his benefit under the bank or his bank. Okay, what is the other benefits? The other benefits is the number one, retiree is entitled of 13 month pension every December. So parang trabaho siya na meron po tayong 13 month. Number 2, all retiree pensioner prior to the effective of RR7875 on March 4, 1995 are automatically considered member of the PhilHealth and along with their legal dependents are entitled to PhilHealth hospitalization benefit. So if ikaw ay nag-retire on or before March 4, 1995, you are entitled on this benefit under the PhilHealth. On the other hand, the retirees effective March 4, 1995 up to the present will be entitled of Philippine hospitalization benefits only if they are contributing 120 monthly PhilHealth Medicare's contribution. The counting of 120 monthly contributions shall be start on 1972 when the Medical Care Act 1965 started implementation. Please take note a copy of DDR printout indicating the type of claim is retirement in nature and in effectivity date of the pension or in its absence, a copy of retired pensioner certification issued by the SSS shall be required. They need to register under the PhilHealth for the issuance of PhilHealth ID card of non-paying. So, kailangan nyo dito, meron kayong copy ng DDR ninyo, then kailangan nyo rin kumuha ng PhilHealth ID kung kayo ay subject na sa PhilHealth for non-paying members. Okay guys, so hanggang doon na lang yung slide natin, pero may i-discuss pa po ako sa inyong very important. What if kung namatay po yung SSM member na nagpe-pension po? Sino po ba ang mag-entitle nito? Walang iba kundi yung primary beneficiary niya, yung mga dependent children niya ang
magtutuloy ng kanyang pension. Okay ga, okay SSS member, I hope na marami po tayong natutunan regarding sa retirement benefits. Kung kaya kayo, habang bata pa po kayo, huwag niyo pong sayangin ang araw na ito, ang mga araw na nagdadaan at mga buwan na hindi niyo pa nahuhulugan ang inyong SSS. Huwag niyo pong palagpasin na hindi pong mahulugan po yan kay minimum lang ng SSS table ang ihuhulog nyo ay napaka-importante po yun dahil po yun ay isang magiging consideration sa computation ng inyong pension pag kayo ay tumungtong ng 60 years old or 65 years old. Kaya napaka-importante nito. Huwag po nating baliwalain ang SSS dahil ito rin po ang magbibigay sa atin ng kaginhawaan kapag tayo ay tumanda. Alam po natin na karamihan po sa atin kapag tumatanda po tayo, wala pong naiipon dahil po sa maling paghawak po ng pera. Pero dahil po andyan-dyan po yung mga ahensya na to, tinutulungan po tayo mag-impok ng pera. Okay SSS member, hanggang dito na lang po ang ating topic for today. I'm your host at this channel, Paolo Garces, and welcome and saying goodbye. See you again. Thank you. God bless. Bye.